Ang tanong po ay kung umakyat ba si Santa Maria sa langit? So yan po ang ating sasagutin. Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Nandito na naman tayo sa ating Doctrinal Live. Ito po si Brad Jun Magparo. Ating talakayin ang maikling pagpapaliwanag sa Assumption of Mary dahil ating i-celebrate ang pag-akyat ni Santa Maria doon sa langit. So may tanong tayo na sasagutin, kaya standby lang. Ang tanong po ay kung umakyat ba si Santa Maria sa langit? So yan po ang ating sasagutin. Okay, ito po ang sagot yan mga kapatid, mga kaibigan. So una ay sasagutin natin sa pahayag ni San Pablo dito sa unang sulat niya sa unang Korinto sa Kapitulo 15, versikulo 23. Ito po ang nakasulat. Sabi dito, "But each in turn Christ the first fruits, then when He comes, those who belong to Him." So, klaro po dyan mga kapatid na si Kristo po ang una at susunod po ang yung sa Kanya. So si Santa Maria ay dyan nagmula ang lahat ng mga laman ng Panginoong Hesus. Ang lahat ng katawang tao niya galing kang Santa Maria. So ang ating Panginoon ay umakyat sa langit at gayon din naman yung sa Kanya. At ito pa mga kapatid, ang ibang pagpapatunay na si Santa Maria ay pumasok din at umakyat sa langit ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo sa Kapitulo 27 sa versikulo 52 hanggang sa 53. Nagpapatunay po dito na ang mga banal ng si Jesus ay muling nabuhay, ay bumangon sa libingan ang mga banal at pumunta sa langit. Ate pong babasahin sa Biblia. Ito po ang nakasulat mga kaibigan, mga kapatid. Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Lumabas sila sa libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at dooy marami ang nakakita sa kanila. So dyan mga kapatid, titibay po ang paniniwala na si Santa Maria ay pumasok din sa langit dahil may mga banal na pumasok din sa banal na syudad. Kaya pinaniniwalaan po ng Katoliko na si Santa Maria din ay bumangon at umakyat sa langit na kasama ang kanyang katawan, gaya ng mga banal na bumangon sa kanilang libingan at pumasok sa langit. At ito pa po ang dagdag na pagpapatunay na si Santa Maria ay isa din na umakyat sa langit dahil si Santa Maria ay isang banal sa pamamagitan ng pag-declare ng isang anghel na siya ay puno ng grasya. At ipong babasahin sa Lucas Kapitulo 1, versikulo. Ito po ang nakasulat sa Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 1, versikulo 28. "Lumapit ang mga anghel sa dalaga at binati ito, 'Maggalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumaiyo ang Panginoon.'" So diyan po, nagpapatunay na isa din si Santa Maria sa living saint o banal na buhay. Kaya pinaniniwalaan na siya ay pumasok din gaya ng mga santos. At ito pa po ang iba pang pagpapahayag sa Biblia na si Santa Maria ay nasa langit na. Wow, siya ay nakaakyat na sa langit dahil sa pagpapahayag ni San Juan na nakita niya ang kaban ng tipan doon sa langit. Ating babasahin sa pahayag sa Kapitulo 11, versikulo 19. Ito po ang nakasulat. "At nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan sa loob nito. Pagkatapos ay gumuhit ang kidlat, dumagundong ang kulog, narinig ang malakas na ingay, lumindol at umulan." So dyan po mga kapatid, ati pong nasaksihan at nabasa po natin sa Biblia na may nakita si San Juan na kaban ng tipan. At ang bagong kaban ng tipan ay si Santa Maria dahil pinasukan siya ni Jesucristo na siya ang bagong tipan o the New Testament. So dyan po
pinatunayan po na si Santa Maria ay nasa langit. At ito pa po ang pagpapatunay talaga ni San Juan na nasa langit na talaga si Santa Maria, dahil nakita niya po ito sa kanyang mga mata, ang isang tinawag na babae na kinurunahan ng 12 bituin. Pabasahin po natin sa pahayag, Kapitulo 12, Versikulo 1 po ang nakasulat. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan, isang babaeng nadaramtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya'y may kurunang binubuo ng 12 bituin. So ati pong babasahin sa English, mga kapatid, dito sa New International Version. Ito po ang nakasulat. A great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and a crown of 12 stars on her head. So klaro po dyan, mga kapatid, na may nakita na babae si San Juan na kinurunahan ng 12 bituin. At klaro po dyan na si Santa Maria yan, dahil tinawag yan na woman, at walang ibang tinawag si Jesucristo na very significant na woman or lady or babae in Bisaya, no? Walang iba kundi ang kanyang ina. Ati pong babasahin sa Juan Kapitulo 2 Versikulo 4 sa New International Version. Ito po ang nakasulat. Women, why do you involve me? Jesus replied, my hour has not yet come. So, dyan po ay tinawag ni Panginoong Hesukristo ang kanyang ina na women. It means, refer yan sa isang pinakamataas, no, na tawag na pag sa Bisaya is pagtahod, no? A highest respect, calling of a highest respect woman or lady, ayon sa mga Hudiyo. At may iba pang mababasa na mga kapitulo na tinawag ni ng Panginoong Hesus ang kanyang ina na babae o women dito sa Ebanghelyo pa rin ni San Juan sa Kapitulo 19 Versikulo 26 sa pangyayari na siya ay ipinako na sa cross. Ate pong babasahin sa New International Version pa rin. When Jesus saw his mother there and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, woman, here is your son. So, yan po mga kapatid, na pinapatunayan lang po natin na yung babae na nakita ni San Juan doon sa langit ay si Santa Maria yun. Dahil sa mga pagpapatunay ng Panginoon na si Santa Maria ay dapat natawagin ng isang very highest excellency, no? Or lady, no? Dahil siya ay isang babae o isang tagasunod ng Panginoon sa lahat ng kanyang utos. So, dito po ay napatunayan natin na si Santa Maria ay umakyat sa langit, at totoo na ang paniniwala ng Katolikong ng simbahang Katoliko na itong pista o pag-alala sa pag-akyat ni Santa Maria kasama ang kanyang katawang lupa at ang kanyang kaluluwa. So ito po si Brad Jun Magparo, at ito ang simbahang Katoliko, at ito ang grupo ng Protector of Catholic Doctrine. Maraming salamat, at ang Panginoon ay magpapanalangin sa ating lahat.